ayaw ko mawala si Ate Amelia. Kasi alam mo, buong buhay ko, nandiyan siya para sa akin. Kapulit, Marie. Sinabi ko na nga, hindi ko kailangan ng tulong niyo, eh. Si Marie Poynan, anak ni Irma, babae niya, umaro sa lalaki minahal ko. Sana. Mamimiss kita, Marie. Mamimiss kita, Rina. Ate Jenny, Kuya Temo, maraming salamat po sa lahat-lahat. Tsaka sana po aalagaan niyo ng mabuti si Rina. Oo naman, Marie. Hindi namin siya pababayaan dahil alam namin yun ang gusto mo. Marie, huwag mo kami masyadong iisipin, ha? Hindi naman kami maano. Pwede po ba yun, Kuya Tembo? Eh, sa dami-dami ng pinagdaanan natin, kasama ko kayo, eh. Tsaka huwag mo kakalimutan, may mga kaibigan ganito. Siyempre naman, Ate Jenny. Tsaka, pwede ba yung nakakalimutan ko kayo? Eh, inalagaan niyo ako, di ba? Tsaka, baka kung hindi dahil sa inyo, hindi na kami nagkita ng tiyo Abel ko. Ate Bebe. Marie, pasensya ka na, ha? Ang dami-dami ko pang gustong ituro sa'yo, pero wala nang panahon, eh. Akala ko hindi nyo na ako kakausapin ngayong paalis na ako, eh. Pasensya ka na sa'yo. Pwede ba naman hindi kita pansinin? Ay, mamimiss kita. Tsaka gusto kong sabihin na, mahal kita. Mahal na mahal din kita, Ate Bebeng. Tsaka huwag kang mag-alala. Kasi kahit wala na naman ako dito, bibisitahin ko pa rin kayo, eh. Kaya pwede mo pa rin akong turuan. Sige. Sama ka na sa tiyo, Abel. Ate Bebeng, salamat po. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Lahat naman ang ginawa ko para sa'yo, bukal sa loob ko yun. Tsaka hindi ko pinagsisisiya na nakilala kita kahit sa Mexico pa noon. Salamat po ulit. Rina, ipangako mo kay Marie na magiging mabait ka, ha? Opo, ipapangako mo po. Marie, pangako mo sa akin, magpapakabait ka. Opo, Ate Bebe. Sa awit mo lang makakaya ko. Kaya Marie, tabi na tayo sa daan. Sige ho. Alis na kami. Natatakot ako, eh. Eh, kailangan ako ng ate doon.
Ikaw na munang bahala kay Nay. Dito ka lang. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Hindi ba pwedeng pagpaliban mo lang yan bukas? Aabutin ka ng gabi. Baka kung anong mangyari sa'yo. Kailangan ako ng ate. Huwag kang mag-alala. Walang mangyayari sa akin. Kinakabahan ako kay ate. Sana naman hindi siya na-disgrasya. Yan din ang gusto ko ilagay sa isip ko. Pero hindi ako mapalagay eh. Leo, nagtataka lang ako. Ano kayang kinagawa ni ate dun? Yan din ang tanong ko eh. Ayaw mo ba talagang kumain? Kumain na kaya si Marie? Si Ella kaya? Nakakain na kaya siya? Oo naman. Hindi naman yung pababayaan ni Mang Abel si Marie. At siyempre, hindi mo pwede hindi pakainin ni Ron si Ella eh. Alam niyo po, nung magkakasama pa kami tatlo sa squatter, pagkatapos ko po kumain, itumatakas po ako sa bahay. Tapos sinusundo namin si Ella sa bahay ampunan. Tapos naglalaro kami. Palagi nga po ako pinagalitan ni Kuya RJ kasi palagi po akong umaalis kahit gabi na. Tapos, pagpagod na kayo maglaro, uuwi na kayo sa kanya-kanyang bahay. Magdarasal kayo para sa isa't isa at matutulog. Di ba? Galing niya po. Gali ko rin yan nung bata pa ako eh. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglalaro kami ng taguan. Ang galing ko nun. Alam niyo po kung sino po yung palagang naghihintaya sa taguan namin? O, sino? Si Ella. Maliit siya. Tapos, alam niyo po, kaya siya nagiging taya dahil pag nahanap siya ng taya, tatawa siya ng malakas. Ako talaga magkakaibigan kayo. Alam mo, hindi na magbabago yan kahit magkakalayo kayo. Dahil hinahanap niyo ang isa't isa eh. Siyempre naman po. At siguro, iniisip ka rin nila. Kumain na kaya si Rina? Tapos, sinasabi naman ng mga kasama nila sa kanila, oo naman. Dahil hindi naman yung pababayaan ni Aling Mami. O kaya, kakain ang baby namin, ha? Sige na nga po, kakain na po. O, kung gusto mo ha, pagkatapos mong kumain, maglalaro tayong tagoan. Ayoko nga po, di ako palagi ang magiging taya kasi ang laki-laki nun eh. O, siya, sige na, kumain ka na ha? Apo. Ayan. Sensya naman na itong bahay, ha? Medyo magulo. Alam mo namang walang nag-aasikasa dito, eh. Ha? Sandali, ha? Pasok ko lang to. Opo, Tio Abel. Ako na lang po yung maglilinis ng bahay niyo. Alam mo, Marie, bahay mo na rin to. Ha? Hindi po ba ako nagiging pabigat sa inyo, Tio Abel? Marie, paano ka naman magiging pabigat sa akin na ikaw nga ang kaisa isang alaalang iniwanan sa akin, Irma? Marami po kami, Tio Abel. Hindi lang natin alam kung saan sila hahanapin. Alam mo, Marie, ikaw lang ang batang pinalaki namin, Irma.
mahal na mahal ka ng nanay mo. Dahil mahalaga ka sa nanay mo, mahalaga ka na rin sa akin. Ay, Abel, miss na miss ko na yung nanay ko eh. Oo. Oh. Oh. Huwag ka nang umiyak. Tana, tana. Huwag ka nang umiyak. Hindi ako marunong magpatahan eh. Ha? Hindi ako si Irma, hindi ako ang nanay mo. Tiyo, Abel, pinangako ko sa nanay ko na hahanapin ko yung mga kapatid ko bago siya nasunog. Ako rin. Ako rin, Marie, nangako ako sa bangkay ng nanay mo na hahanapin ko yung mga kapatid mo. Alam niyo po kung saan siya nakalibing? Hayaan mo. Pag naayos natin lahat to, sasamahan kita doon. Ha? Meron lang ako isang hihilingin sa'yo. Ano po yun? Sana Tatay Abel na lang tawag mo sa akin. Pwede ba? Opo, Tatay Abel. Nina, pwede tumabi? Okay naman, Ate Jenny. Nakakamiss din pala si Marino. Hindi lang siya, pati rin si Ella. Alam mo, buti ka pa. May mga kaibigan ka. Bakit naman? Kasi ako takot ako makipagkaibigan. Simula nung napunta ako kay Ate Bebeng, ayoko na makipag-usap sa ibang tao. Eh, hindi ko kasi maisip kung bakit yung ibang tao kasama nila yung mga nanay nila, tapos ako hindi. Ate Jenny, alam mo, masarap magkaroon ng kaibigan. Alam ko naman yun eh. Pero nakakatakot kasi baka isang araw, tumating na lang yung panahon na wala na akong kaibigan. Iniwan lang ako ng nanay ko, iiwan pa ako ng ibang tao. Ikaw naman yung iwan ni Ate Bebeng eh. Yun na nga yung pinapagpasalamat ko. At nagpapasalamat ako na may mga kaibigan din ako. Ikaw, si Marie, si Ella. At syempre, si Kuya Ron. Alam mo, Ate Jenny, gusto ko nang dumalaw kay na Ella at saka kay Kuya Ron. Kasi, meron akong gustong sabihin kay Ella tungkol kay Marie eh. Tsaka, hindi rin niya alam kung ano nang nangyari kay Marie. Tsaka, hindi ba nagkakaroon ng panahon na pwede sila mag-usap yung dalawa? Mag-alala, bukas na bukas, pupunta tayo kay Ella. Talaga? Oo, kaya mabuti pa, matulog ka na. Para maaga tayo makapunta kay Ella. Si Marisa ako. Nay? Nay, ano nangyari sa'yo? Nay? Nay? Huwag kayong mag-alala, Mrs. Vliquez. Normal lang ganitong kalagayan sa mga pasyenteng who went through trauma. Para bang sarado ang sariling mundo sa ibang tao. Gano'n namang katagal na magiging ganito ang nanay ko? Hindi ko alam. Pero depende rin sa pasyente. Subconsciously, sila mismo yung nagsasara sa kanilang sarili. Pero kapag napaglabanan nila to, muling babalik sa normal ang kanilang kalagayan. Salamat po. Mrs. Vliquez, ipatawag na lang po ninyo ako kapag may problema. Thank you. Mrs. Rodriguez, nandiyan mo ba si Mr. Rodriguez? Akala ko kasama niyo si San Matias. Hindi ho. May natanggap kaming bagong report tungkol sa nahulog na kotse sa bangin. Ano nangyari? Nakakuha na
ang katawan ng biktima mula sa loob ng kotse na nakulog. Dinala na sa morgue ng San Matias. Halos durog ang katawan ng biktima. Hindi makilala. At tanging dental records lang ang makakapagpatunay para makilala ang taong ito. Sige, sasabihin ko kay Leo. Salamat, ha? Salamat din, ho, Mrs. Aalis na ho kami. Sige, ho, Mrs. Salamat po ulit. Leo, pumunta ka daw sa morgue ng San Matias. Mayroon na daw nakuhang katawan dun sa nahulog na kotse. Si Ate Adela bang natagpuan nilang katawan? Kaya ka nga nila pinapapunta ro'n para ma-identify yung katawan. Sabi mo sana si Ate Adela natagpuan nila sa kotse. Dasal na lang tayo, Leo. Sana nga hindi si Ate yun. Adela, Sheila. Sumusobra na kasamaan niya. Pati ba naman sa panaginip, eh si Adela pa rin ang naiisip mo? Minsan-minsan ako naman naisipin mo. Masyado na masama pinagagawa niya sa akin. Pati pagpatay ng tao gusto niya gawin ko. Masyado na mahigpit ang pagkakahawak ni Adela sa leg sa'yo. Maluwag naman ba siya sa pera? Kung sa pera, wala tayong problema. Pero pag minsan, hindi na matim ng konsensya ko. Masyado ka nang nagiging matatakotin. May katapat din yan si Adela. Hindi man ikaw, may makakasagupa din yan. Lahat ng tao, mabait man o hindi, pinapanganak na may katapat. Pero sana, bago niya makita ang katapat niya, tigilan niya na ako. Tagal ko nang gustong kumala sa kanya. Ikaw naman na may kagagawan yan, di ba? Nagiging konektado sa kanya. Ilisin mo na lang ang trabaho mo para wala ka ng obligasyon sa kanya. Parang hindi matapos ang obligasyon ko sa kanya. Parang tanikala. Duktong-duktong. Mas maraming duktong. Mas mahirap dalhin. Lalim nun, ha? Hindi siya si Ate Adela. Hindi siya kapatid ko. At kinumpirma mo pa nga sa amin na ang kotse nahulog sa bangin, ang kotse ng kapatid mo. Ang katawang natagpuan nyo ay katawan ng driver ng ate ko. Wala naman kayong ibang katawan na natagpuan. Binuksan na namin ang sasakyan. Yun lang ang katawang nandun. Mabuhay pa si Ate Adela. Hanapin niyo siya. Baka buhay pa siya. Thank you.